Ganda nga po sa inyo lahat. Tayo ngayon ay magpapalit na naman ng brake pad ng Canon Land Cruiser Prado. Ayan, ipapakita namin po sa inyo kung paano i-chainsaw ito. Ito yung limited edition ng Prado. D4B din po ang makina nito. Ayan. Umpisa na po natin magpalit ng brake pad. Umpisa na po natin tanggalin ng gulong ng Prado at magpapalit tayo ng brake pad, front and rear. Ayan po, Prado. Palit tayo ng gulong. Ng brake pad ito, front and rear. Ayan, hanggang napakaganda ng mags niya. Ayan, dapat po ng caliper nito. Ayan, napalitan po natin ang brake pad. So tatanggalin muna ito. Ayan, lock na yan. Ayan, bago matanggal po ng clip niya. Ayan, same din po ito ng mga Fortuner, ang pagtanggal ng brake pad nito. Ayan o, ang pagkakaiba lang po niya, ito 4x4 din, at saka malaki yung rotor niya kaysa sa mga Fortuner. Ayan, tatanggalin natin yung lock dito. Ayan, saka itutulak ito. Ayan, itutulak ito. Ayan, katulad yan, tatanggalin na po natin yung lock, yung pin. Nakapin po yung brake pad dyan. Ayan, tapos tatanggalin natin itong clip na to. Yung clip, tanggalin mo yung clip. Ayan po, naka-clip lang yan para lock ng brake pad niyan, para bumalik siya. Ayan, tatanggalin po yung kabilaan. Ito po yung harap na caliper ng Prado. Unahin po muna natin itong harap. Sige. Ayan po, ganyan ang pagtanggal niya. Ayan po siya. Sige, inarket. Ayan, tanggal na po siya. Tsaka natin tatanggalin ang brake pad. Ayan, medyo ididikit po natin dito bago hatakin ng brake pad. Ayan, ididikit siya natin, ipipress ng konti para mahatak itong brake pad. Ayan, ganyan po. Kasimple lang ang pagpalit ng brake pad niyan. Tapos mamaya, bago ikabit po yung bagong brake pad, siyempre, manipis na itong brake pad na to. Siyempre, hindi papasok yung bago kasi makapal. Ipipress po natin ito mamaya. Ipipress natin ito mamaya. Piston, dalawa. Tapos pag natanggal to, ipipress din natin po yan. Mamaya, ayan. 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 Maluwag na po, tanggal na yung brake pad. Ayan, ganyan po. Medyo ipipress nyo po dito sa gilid pag bago nyo tanggalin. Ayan. Kasi pag hindi ipipress po yan, nakadikit po yan sa caliper piston nya. Ayan. Tanggal na po ito. Ito, ipapalitan natin ng brake pad. Oh. Kasi medyo maingay din po ito. Kasi may tama ito. Kaya hindi na raw i-replace. Brake pad na lang. So, ipipress na natin itong caliper piston. Ayan, kabilaan po yan. Bali, apat na piraso po yan. Ano kailangan dyan, bre? Dito, ipipress dito. Ha? Ano kailangan? Ito, tapos ito. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo po, ipipress natin yan. Ayan, ipipress natin yan. Para maitulak natin yung piston bago natin lagyan ng brake pad. Ayan, tapos na yung isa sa taas. Ito namang isa sa baba. Ayan. Kung mapapansin nyo po, maano siya, dumidikit na siya. Ayan. Ayan po siya. Pati po itong taas. Ayan. Lumulubog na rin siya. Ayan. Para pumasok po yung brake pad na bago dyan. Kasi makapal yun eh. Ganun din po ang gagawin dyan. Ayan. Wala po yung brake pad niya. Pero
i-prepare na po natin i-press dyan. Ayan. Ayan. Ganyan lang po ang proseso niya kung paano magpalit ng brake pad, kung paano i-press yung caliper, ayan, ayan, caliper piston. Ito lang naman na ano, kaya papagawa kasi magaling. Ayan. So, antayin lang po natin yung brake pad na bago. Ayan. Na-press na po natin ito. Ayan. Ayan po siya. Ayan na. Tapos na pong i-press natin yung dalawa doon. Sa kabila, ito naman kabila. Ididikit natin ang mag-ayon. Ayan, ayan. 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 Kung mapagpansin nyo po yan, unti-unti dumidikit yan. Ayan. Ganyan po ang pag-press niyan. Ayan, dahan-dahan lang po siya. Ayan. Dito lang po natin yung pad na bago. Ayan na. Kita niyo po yung left side naman niya. Ayan. Ganoon din po ang proseso niya sa pagtanggal ng ano, ng brake pad. Ayan. Ayan, makikita niyo, napakalaki po ng ano, rotor disc niya. No? Ayan. Ayan. Ayan, andito na po yung ating bagong brake pad. May kakabit. Original po siya. Original genuine Toyota talaga. Ayan. Kakabit na po natin siya dito. Ayan. Ito na po yung brake pad niya. Original. Kumpara po natin yung bago tsaka yung luma. Ayan. Yung layo po ng diferensya. Ayan na po at ikakabit na natin dito. Kailangan din natin ilagay itong sa pin niya. Pinakomplete niya. Ayan, ikakabit na po natin kasi kanina na-press na natin ito. Ayan. Ayan po, nakakabit na siya. Ito na po yung bago. Ayan. Tapos yung kabila naman, babalik na natin yung... Ito naman sa kabila. Sa loob. Ayan, ito na yung ikakabit na natin sa kabila. Ayan. Na-press na natin ito kanina. Ayan, so isusuot na lang natin to. Ayan, tsaka na natin po ilalagay yung pin dito. Tapos yung dito sa baba, may pin din dyan. Ayan. Ayan po, nakakabit na yung ganyan. Kakabit na natin yung pin. Ayan. Medyo may pintura kasi yung pin. Kaya hindi maganap ipasok. Ayan. Kakabit na po yan. Ayan. Tapos ito po sa baba. Ilalagay ko rin yung pin dito sa baba. Ayan. Ayan, nakakabit na po. Ilalagay din natin to. Kasi ito po yung spring ito, importante to eh. Kasi kapag nagpreno ka, ito yung bumabalik para hindi dumikit yung brake pad sa rotor disc. Itong spring na to, importante to. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, nakalagay na po siya. Ganyan ang posisyon ng, ganyan po ang posisyon itong ano, yung lambrin na to. Ayan, importante po yan. Tapos ito sa dulo, nakalagay din po ito dito. Nakalagay, naka-clip, nakalagay sa butas. Ayan. Ayan po, ayan, nakalagay na kabilaan. Kabilaan dulo, may butas po yan. Nakatusok yan na, ano na yan, lock na yan. Kabila, tas baba. Ayan, susuot na natin yan dyan. Ayan, papasok na natin yan. Ayan, kung makikita nyo po, may guide siya, may lock dito para hindi matanggal. Ayan. Ayan, nakakabit na rin dito. Ayan, okay na po siya. Tapos na po ilagay yung sa harap niya. Nadako naman tayo sa likod. Ayan, likod na po, niluluwagan na natin ang gulong. Ayan. Ay, tataas na lang po natin para magpalitan ng preno. Ayan po yung tawag na platinum edition ng Land Cruiser. Ayan. Ayan po siya. Ito po tayo sa JB&D J Auto Repair Shop. Ayan. Palitan. Tapos na po yung harapan. So yung likod naman, original parts din ang ikakabit natin, Toyota. Ayan po yung brake pad sa likod, maliit compared dun sa harap. Ayan po.
Shit, eh. Yan. Sige, sige. Para makita ang ano. Yan po yan. 19. Ang sukat ng ano. Tapos di na. Isa lang. Yan lang. Ano yung 17? 17 ha. 17 lang ba? Oh, sige, 17 ako. 17. Yan. Dito? Tatanggalin na po natin yung caliper bolt para maiangat natin yung buong caliper. Iangat mo. Ayan. Ayan, tanggalin mo. Ayan, ganyan po ang pag tanggal niya. Okay na yan to, okay na. Ayan. Tanggal na po natin yung brake pad niya. Nakaangat lang natin ganyan, tapos ipipress natin yan. Ayan. Tanggal na po natin yung outer na brake pad. Susunod po natin itong inner. Susunggitin lang po natin yan. Saka po natin siya ipipress. Yan, ganyan po ang pag-press niyan. Ito yung sinasabi kong pang-press kanina. Yan, dandahin mo lang ito yung pag-press para hindi mabigla. Yan. Ganyan po ang pag-press ng brake caliper niya. Wheel cylinder, ano pala? Caliper piston, yan. Pinipress na po natin siya. Ano na, tapos na. Ayan. Ay, hagis mo na lang dito yan, ha? Ayan, malapit na po tayo matapos magpag-press at lumalapat ng caliper piston sa loob. Ayan. Ayan. Saka po natin ilalagay yung brake pad tapos ibabalik na po natin. Ganyan yun po yung proseso. Ayan. Sige po. Okay na po siya. Kung makikita nyo po ito, kanina nakalabas itong caliper piston, ngayon po na-press na natin, pumasok na. Kakabit na po natin itong brake pad na bago. Ito po yung luma niya. Ito po, compare po natin, ito yung luma at saka bago. Yan. Kaya kailangan po natin i-press. Kailangan po natin i-press yan. Para mailagay natin yung brake pad na bago kasi makapal. Yan, kakabit na po natin. Yan, kinakabit na po natin ang bagong brake pad. Yan. 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 Nakakabit na yan. Yan sa outer, nakakabit na yan. Sa inner na lang dito. Ito na po yung bago, pero kailangan natin ibalik nun sa pin. Makikita nyo. Naputol yung dulo niya, boss. Putol sa rito. Yan po. Usod mo ito. Iusod na po natin ang caliper. Alalahin mo dito sa, naalalahin po natin dito sa kabila kasi baka matanggal itong sa pin. Yan. Nakakabit na po ang ating caliper at ipapasok na natin ang bolt. May boots po kasi yan dyan. Kaya kailangan isentro. Yan. Ganyan lang po ang proseso ng pagpalit ng preno ng Land Cruiser Prado. 2015 model po ito. Ayan. Ayan po sa mapapansin nyo sa kabila. Ginagawa rin po nila yan sa kabila. Yan po yung left side, sa amin naman right side, rear. Yan. So after po nyan, ikabit nyan, ang gagawin natin, kailangan po, kasi na-press natin yung mga caliper piston, ang gagawin po natin dyan is ibubumbahin yung brake para umangat po yung pedal nya. Kasi pag hindi natin na bubumbahin yan, tapos papatakbohin ka agad, pwede po lumusot ang preno. Ayan po. Ipita na po natin ito. Lalagyan natin ng gulong. Ayan. Ayan. Dito naman tayo sa
ano ng mga brake master, yung pinakalagay ng fluid. Ayan, kung mapapansin nyo po, habang nagpipress po kami kanina, pinatanggal ko po yung takip nyan. Kasi po, yung fluid, habang pinipress po yung umaangat, ayan, may tendency po na masira ang brake master pag hindi po natin na tatanggalin yung ano, yung takip nito para makasingaw siya. Kasi tumutulak yung fluid habang pinipress po siya. Napakahalaga po nito na tanggalin natin ito. Itong takip ng ating reservoir ng brake master fluid. Reservoir, kailangan natin tanggalin to once na magpress tayo ng caliper piston, harap man o likod. Ayan. Naikpit na? Pwede na bumbayin? Ikpit na yung dalawa. Ayan, kailangan po natin na start dito para bumbahin ang preno niya. Ayan. Ayan po. Binubumba na po natin ang preno. Importante, bubumbahin ang preno niya. Kasi pag hindi natin bubumbahin ang preno pag tinakbo to, bababa ang ano niyan, pedal niya. Ayan, importante yan. Ayan. Okay na po siya. Lumapat siya. Mataas na. Pag hindi po yan lumomba, bigla po umatras yan. Lalapat na po yan, lapat na siya. Ayan, mataas na. Ayan, napakadilikado. Mataas na po siya. Okay na po siya. At magandang salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat.